mga kabatige, alam nyo ba na may iba't ibang uri ng dynasty, political dynasty? Okay? Okay? So yung una tayong itatakal yung tinatawag na Tin Dynasty, payat na dinastiya. Ito yung ano, yung sunod-sunod silang nananalo lang. Okay, for example, hindi sila magkakasabay. For example, mayor si husband, and then baba niya na, pagkatapos ng term niya, papalit sa kanya yung kanyang wife. Parang ganun, parang pinapamana-mana lang, pero hindi sila nagkakasabay talaga. Pinapamana-mana lang, yun yung Tin Dynasty. Ano naman yung tinatawag nating Fat Dynasty? Yung Fat Dynasty naman, ito na yung usual natin nakikita na magkakamag-anak. Mayor si husband, councilor yung anak, tapos may yung mga yung ano pa, yung apo niya is barangay captain or barangay kagawad, kung ano-ano dyan. Yung nagkakasabay talaga sila, governor yung lolo, mayor si anak, councilor, vice mayor si apo, and then councilors yung ibang mga kapatid. Yun yung Fat Dynasty. Pero may tinatawag namang Obese Dynasty. Yung Obese Dynasty talaga, ito yung lumalago na sila ng lumalago. Okay? Parang sabihin na natin, pati national, naabot nila. Senador yung ano, senador na yung isa sa kanila. Tapos may congressman pa sila. May halos lahat na ng elected position is may hawak sila. Lumalago sila ng lumalago. And then, hindi naman sila nakapirmi sa kanilang baluarte. Kundi may roon pa sila sa ibang ano, ibang mga towns and cities. Okay? Now, tatlo yung uri ng dynasty natin ha. Tin, Fat, and Obese Dynasty. Eto pa. Wag muna kayong aalis ha, kasi i-discuss ko sa inyo ano yung epekto ng dinastiya. Alam naman natin na may masamang epekto yung dinastiya. Na sa constitution nga na dapat yung state daw is gumawa ng batas para hindi payagan yung political dynasty. Kasi we have to have equal opportunity when it comes sa pagsisilbi sa bayan. Para tayo magkakaroon ng equal opportunity kung mga dinastiya yung namamayagpag, kasi parang parang mula pa sa kanununuan nila sila na talaga, hindi nakahawak na sila, hindi na sila makaalis, hindi na sila umaalis kasi nga napakasarap ng buhay, di ba? Na mayroon kang power, na ikaw yung tinitinala, na mayroon kang influence. Pero alam nyo ba, may study, mga kabantayan, na kapag malago yung dinastiya sa isang lugar, hindi siya ganoon ka-rich. Okay, i-search na lang sa Google. May mga maraming studies dyan, pero specific yung ganito, yung title na ito. I-search na ito. Eh. And then, bakit nga ba kapag malago yung dinastiya sa isang lugar, it's a poorer. Okay, it is a poorer city, poorer town. Kasi, una-una dyan yung resource allocation. Siyempre, dahil dynasty nga sila, walang check and balances. Yung allocation, yung limited resources natin sa government is mas prioritize yung kanilang kamag-anak. Ito is example talaga sa barangay, hindi ba alam naman natin. Sa barangay, sino ba yung uunahin ng barangay captain? Hindi ba yung mga kamag-anak niya? Kapag may mga scholarships, unang-una dapat nakalagay na una, punuin niya muna yung listahan ng mga kamag-anak niya, and then sa kanilang mag-i-spill kapag may sobra sa listahan, mag-i-spill na sa ibang mga hindi niya ka-relatives. Pero support niya pa rin. So, yun yung pinaka-simple na explanation. Pero kapag talaga mga higher position na, medyo talagang ibang klase na, kasi hawak na nila yung resources talaga ng isang city or isang town. So kapag dinastiya sila, yung resources talaga is nandun lang talaga sa kanilang umiikot lang sa kanila. Kaya hindi ganun ka, hindi ganun kayaman yung lugar na yun. Madaling mahirap. In short term pa, no, madaling mahirap. Kapag mataba ang dinastiya, mas mahirap ang mga mamamayan nito. At isa pa, weaker institution. Yun nga. Dahil nga walang check and balances, kakampi pa rin nila kasi yung mag-check sa kanila. So, sino yung magsasabi na may corruption na nangyari? Sino yung maghahabla sa kanila? So, 30 years ago na, sobra, mahigit 30 years, hindi pa rin nagkakaroon ng batas. Kasi nga, isa silang interest yung matatamaan kapag nagkaroon ng batas against political dynasty. Yung mga politicians mismo, o sino ba yung naglalabi sa Congress? Sino ba yung mga kongresista natin? Mga yan? Kadalasan dyan, mga dynastiya yan. Kaya talagang mahirap na talaga na magkaroon tayo ng batas against political dynasty. Pero tayo na lang as voters, tayo na lang sana yung tumiwalag, or yung pupuksa ng dinastiyang ito. Sana huwag natin iboto yung puro dinastiya, kasi huwag natin iboto yung parang nakita natin na sila-sila lang. Try nyo yung may potential na baguhin yung takbo ng government. Oo, medyo mahirap. Oo, parang steep hill to climb yan, or mountain nga na akitin. Yung ganun kahirap. Pero kailan pa natin sisimulan? Okay, kailan pa? Until hindi natin itatry, hindi mangyayari. So, itry lang natin, itry. Tuwing election, try lang natin, try. Iboto natin yung bago. Iboto naman natin yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Yun nga, maghanap tayo ng talagang totoong leader na hindi ginagawang
gatasan, hindi ginagawang yung government ginagawang hanap buhay. Yes, ang hirap, mahirap, mahirap, pero sige lang. Wag tayong mawala ng pag-asa. Antayin.